ngayon, ang discuss natin is about paano ba magkaroon or magsimula ng water refueling station. So, number one, dapat humanap ka ng isang lugar na malaki yung potential. For example, nasa harapan siya ng subdivision or nasa unahan ng subdivision or malapit siya sa mga condominium, sa mga planta or factories. So, ganun. So, yun yung mga maraming tao, so marami yung need or requirements sa purified water. And then, number two, magkaroon ka ng feasibility study sa lugar. So, tingnan mo yung target market mo. Pwede mong isulat. For example, ito, part nito, mga kabag-anak ko sa kabilang kali or kaklase ng anak ko yung nasa kabila, kabarkada namin yun. Meron kaming charge doon sa tabi or ganun. So, i-list down mo rin yung possible market, possible target market mo para alam mo rin yung situation bago ka magsimula. Baka doon pa lang sa target market mo, nabit mo na yung 100 per day na bottles requirement. Okay? And then number 3, doon sa pwesto na to, yung layout nito, pwede kang humingi ng sample drawings or layout drawings from the supplier or installer na makukontak mo. So, kung wala ka mang idea, at least nabigyan ka nila ng dimensions, kung gano'ng kalaki yung mga lamesa or yung mga hugasan. Okay? And then, regarding naman sa sukat, ang DOH requires 25 square meters, but meron namang mga munisipyo na not so strict and kahit 16 square meters lang will be good enough na magkasya yung equipments and then makagalaw-galaw din yung mga tao mo sa paglinis ng mga bote. Ang unang requirement para magkaroon ng water refueling station business. Number 2, pag meron ka ng pwesto, pwede ka nang mag-contact ng installer or supplier. Dito, natandaan mo, number 1 is to have a background check na alam mo ba, may mga feedback sa kanila, baka mamaya ito yung mga installer na dalawang buwan na yung nandun na yung equipment pero hindi pa nila ma-install, or ito yung installer na flowchurch lang inabot ng 3 linggo bago nila nagawa. So dapat alam mo yun. Yung technical support tsaka yung service after sales is really, really very important. And then, pag na-check mo yung background nila, number 2, tingnan mo kung ilan ng years ng experience nila sa installation. Baka nagsisimula pa lang sila, so at least alam mo rin yung experience nila, or nakaka 10 years na sila or 15 years, kung gano'ng karami nagawa nila. So dapat alam mo rin yun. And then number 3, linawin mo mabuti kung ano yung mga nakukuha mo. Baka nga mura sila but at the end napamahal ka pa dahil kailangan magdagdag nito, dahil nasira ito, dahil mahinang klase yung mga binigay sa'yo or kulang-kulang. Okay? And then, number 4, tingnan mo yung personality ng kausap mo. Sino ba siya sa company? Siya ba yung may-ari? Siya ba yung tao lang? Siya ba yung salesman? Bago ba siyang salesman? Baka kasi mamaya, lahat ng pinangako niya, later on, hindi naman pala maibibigay ng company. Okay? And lastly, siguro sabi nga, yung technical support, yung i-train nila kayo properly once na natapos na yung machine ninyo, hindi yung pagkatapos tas biglang nawala na, hindi na makontak. And then, tingnan mo kung meron silang opisina. Meron ba itong opisina or freelancer ba ito or saan ba ito nakatira? Dapat alam mo rin yun. I have to remind you na pwede kang makatipid ng 20,000, pwede kang makatipid ng 30,000, pero sa huli, baka mas napamahal ka pa kung hindi mo napag-aralan yung kukuha na mo ng supplier. Okay, so that's number 2. So next will be, dapat magkano ka ng DTI. So magbibigay ka ng 3 names. Tapos sa 3 names na to, i-apply mo sa DTI. Pwedeng online or pwedeng pumunta ka mismo dun sa DTI office nila. And then maybe within 2-3 hours, makuha mo rin yung approved business name mo. So once na meron ka nito, pwede kang dumiretso sa barangay ninyo. And mag-apply naman ng barangay permit. So sa barangay permit, kuha ka ng sedula, pakita mo yung DTI mo, and then ganun din, mga 1 hour, tapos karon para meron ka ng barangay permit. Yung DTI, yung barangay, dadali mo sa munisipyo to get your business permit.
No, sa business permit, yung sanitary department, hihinga ka nila ng water testing from accredited laboratories. So, pag natapos na equipment mo, magka-flushing ka noon or tatapon ka, and then, pag okay na, sinabi ng installer mo, okay na, kukuha ka ng sample, ipapatest mo sa accredited laboratories. Pag na-test yun, for physical, chemical, and then bacteriological test, dadali mo sa sanidad, and then para ma-issuean kanila ng mayor's permit. Other than that, dun sa test na yon, hihingi din sila ng mga shop drawings, site map locations, saka system flow ng equipment mo coming from a sanitary engineer, licensed sanitary engineer, tapos naka-sign siya ron. So kung wala kang kakilala, usually magtatanong ka dun sa munisipyo, and then they can give you referrals kung sino kontak yan na gumagawa nga ng ganong klaseng trabaho. So, after ng sanitary, and then meron ding mga munisipyo na hihingan ka na mag-training sa UP Manila or UP Diliman para dun sa water station operators. So, it's about, I think, a week, and parang 8,000 plus yung babayaran doon. So, yung iba, i-require ka nila mag-training doon sa UP Manila or UP Diliman. Okay. So, meron ka ng location, meron ka ng installer, meron ka ng barangay permit, meron ka ng mayor's permit, and last will be, pag na-issue sa mayor's permit, dapat in a month, within a month, makapag rehistro ka sa BAR. Kung hindi, magkakaroon ka ng penalty. So, pupunta ka ng BAR, magpaparehistro ka, and then order ka rin ng resibo mo, official receipt para sa transactions mo pag nag-resibo ka. So, once you have yung official receipt mo, so yung last part will be you are now officially open for business. So, pwede ka na mag-market, pwede ka na magbenta, pwede ka na yun, mag-alok-alok sa mga kapitbahay mo. And so, that's how, kung paano ka pwede magtayo ng water refilling station. So, good luck. I hope you'll be successful in that business. And sa installer naman, please do not forget us. We are Enriquez Water Equipment Enterprise. And we've been in this business for 15 years. Nakapag-install na po kami siguro ng around mga 50 water stations. And we always do our best. We always give our best. And we are flexible. And we are trying to be honest and fair sa lahat po ng mga agreements namin and contracts namin. So, if you have any other questions, inquiry, please do message us, text us, or call us. Maraming salamat, God bless, and mabuhay.